So hi, ba, it's Precious Kadeen. Welcome back to my channel. So, andito na ako ngayon, best, sa may Shinsekai para bumili ng kutsilyong pasalubong sa aking bayaw na Pakistani. So, bibili tayo dito ng kutsilyo. Dito ako sa may Tower Knives, Osaka. Check natin kung meron silang isang set ng mga kutsilyo, tsaka kung magkano. Hindi nga nag-reply ate ko, eh. Pagmahal to, be, Diyos ko po. We arrive in... Siyempre, para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa kusina, di ba? Parang Iron Chef. Tandaan nyo, Iron Chef ng Japan, di ba? Ito talaga yun. Okay. Hanggang alas 6 lang sila. So, magtatanong na muna ako sa loob. I'll get to you later. Okay? No. Oh, okay. Because they carry out the same time. Okay. Like this one? One set? One set? We don't have a set. Ah, okay. Individual? Hmm? I'll so I have to buy it individually. Individual, ah, okay, exactly. Okay, okay, so okay. Okay, okay, yeah. Okay. Would that be okay? Like, do you have a suggestion of some? Sure. One moment. It's not actually for me. Is yeah. That person righty or lefty? Right-handed, I think. Right-handed. Yeah. Okay, well, we have both handed person anyway, okay, okay, so okay. I'll be okay. Okay, okay, okay. May ganun pala, left. All right. You can go for like chef knives. Red Sika, that is multi-purpose. Yellow is like multi-purpose again, it's smaller. And you can try to go for plenty as well. That's so if you have chef knife plenty, it's okay. Quite good. Okay. But if you want to have something very Japanese, we have Nakiri knife. That is specifically for comparison. Okay, maybe I will take picture then. I'll send him. Yeah, okay. So do he can choose. Wi-Fi? No, I have. Okay. Thank you. Okay. All right. Thank you so much. Picture. Wow. Iniwa ating papilte. Wow. Oo, oh, ganun katalim. Wow. Wow. Very sharp. Very sharp. Okay. Okay. 500 yen minus. Okay. So, be, nakabili na ako ng kutsilyo. Grabe, ang mga kutsilyo dito, be, ang mamahal. Pero, alam mo, nakakamangha lang kasi iba yung design. At saka, yung nabili ko dito ng kutsilyo, merong engrave ngayon. Ini-engrave nila ng pangalan ng asawa na ate ko in Japanese. Yes. Tapos, yung ibang presyo dito, be, nakakaloka. At saka, yun na nakita niyo ba yung hiniwa niya sa hangin? Sobrang talim. Ang mahal, be. Oh, Diyos ko, kutsilyo pa lang yan. So, andito na ako ngayon sa loob ng isang tindahan ng tax-free. So, bumili ako binang mga KitKat. Tsaka bumili uli ako ng Ichiran Ramen. Kasi ito yung wala doon sa Dotonbori. Kasi ubus agad siya, out of stock na. So, dito meron pa ako nakita. Bumili ako ng 6. Siyempre, 5 kami sa bahay. 2 yung sa akin. Diba? Ano pa bang bibilihin ko? Feeling ko siya. Char. Ang hinihintay ko, char. Oops, sorry. Sinadya. Para mapansin. Charot. Ulitin natin, banggayin ulit natin siya. Char. Ang pinamili ko lang dito sa Japan Bay is mga puro pagkain. Kasi mamimiss ko to eh. Plus, be, hindi naman umi-epekto sa akin yung mga pampaganda. Gusto ko yung mga ano, hindi, I mean, skincare, ewan ko. Pero yung mga services, magkuha facial, ayahan. Nararamdaman ko agad talaga na after facial, 3 days after facial, nag-glow ako. Kailangan ko na ulit pagbalik ko ng Pilipinas. Sarap po. Onion flakes. Ong takoyaki, okonomiyaki. Ay, mga curry. Ay! Bibili ako mamaya pag uwi ko sa Coco ng curry mixes.
Siyempre, mama ko, be, ang buhay nun ay pang kilay at pang lips. So, siguro lips na lang para yung kilay niya. Ipagawa na lang natin sa Pilipinas. Ang magandang lips para kay mama. Parang feel ko ito yung bed nyo kay mama. Ay, ito number 2. Ah, ubus agad yung number 2. Ito number 2. Pero iba tato. Tapos na ako mag-shopping, be. Na-max out ko na yung card ko. Grabe. So, umpisa, hindi gumana yung card ko. Luckily, meron akong meron akong extra. So, gumana naman yung extra ko. As in, simut na, be. Inubos ko na yung coins ko, yung papers ko. Siguro meron pa palang tira sa akin mga 80, 90 yen. So, nag-withdraw uli ako. Fairness, gumana siya. Nakapag-withdraw pa ako ng 10k. Hindi pala pwede mag-withdraw ng below 10k dito. So, ngayon ko lang nalaman yun. So, meron pa akong 10k. At least it's good hanggang sa makaalis ako dito. Mga 2 more days pa ako dito. So, kaya pa naman yun. So, dito ako ngayon sa Coco. Kakain muna ako dahil pagod-pagod ako. Nahilo ko kaka. Ikot-ikot sa Don Quixote, sa duty free. So, mamaya, kailangan kong asikasuhin yung mga gamit ko. Kikiluhin ko na siya. Dito, be, sa Coco, yung pera nila, mas maanghang ng onte kaysa regular ng iba. So, pag nandito ako, regular lang. Kasi pag tinataas ako, sobrang anghang di ako kinakaya. Gusto ko ng chapstick kasi huling gamit ko. At saka marami akong pagod ngayon. So yung binili ko, yung extra, yung mas maraming kanin. Hirap ako na wala. Pero dead man na nga lang. Kaya ko to, guys. Nasanay din ako. Nasanay din ako. Tulad ng pagkasanay kung wala siya sa piling ko. Hi, be! It's your Precious Candy and welcome back to my channel. Ano tayo ngayon, be? Sa Umeda JR Station. Ang ganda ng train station talaga dito, be. Sa Japan. No doubt. Na-amaze ako. Before, naligaw na ako dito. Pero today, siguro ang tagal-tagal ko na dito sa Japan eh. So, kabisado ko na siya ish. So, hindi na ako nangarag. So, ngayon, andito tayo ngayon, be, sa train station dahil pupunta tayo ngayon sa Kobe. Tama ba to? Yes. Actually, itong vlog na to, be, practice sa akin to. Kasi bukas, it's gonna be my last day here in Japan. So, at least bukas hindi na ako maliligaw. Kasi dito rin naman ako sasakay ng train papunta ng airport. I think, dito ako sumakayata nun eh. So, for this tour, mag-budget ako ng 4K yen. Sana yun lang yung magastos ko. Oo, kasi meron na lang akong 7,000. And hanggang bukas pa yon, pamasahe ko pa. So, kailangan mag-ayos-ayos ako ng mga decision ko sa buhay today. Hindi ako muna nagastos ng mahal. Natikman ko na ang lahat. Nasubukan ko na dito. So, sightseeing lang tayo ngayon. Hindi masyadong kakain dahil tumataba na din tayo. Taray ng harang dito, guys, oh. Parang pang boxing ring. Pili ko parang pang WWE gagawin ako. Diyan Cena. So, nakababa na ako, be, ng tren. Andito na ako, be, sa may Sanomiya Station. And nagugutom na ako, be, dahil di pa ako nagbe-breakfast or nagla-lunch. At alas 3 na ng hapon. So, meron ko din ulit ang Yoshinoya at Coco. So, dito muna tayo kain dahil we are saving money. Okay? Kailangan natin magtipid. So, okay na to. Let's go. Uy, masarap to, ah. Masarap to dito. Favorito ko to. Maka ba? Isa sa lagi ko kinakain, Yoshinoya, kundi Coco. Ayan, 7-Eleven. Let's go! Asan ang door? Ano ba yung main door nila? Okay, hindi naman yung main door. So, medyo iba tong branch na to kasi
para siyang, alam mo yung parang fast food sa atin, ikaw yung order, ganun. Tapos bibigyan ka na lang nila dito nung ganitong buzzer para pag kumutog na, kunin mo na yung order mo. You get the point. Ayan, itadakimas. Ayan, sa halagang 877 yen, may pagkain na tayo. Although, mas mura naman talaga sa mga 7-Eleven, mas makamura ka ng mga 200. Ganyan. Pwede na din naman to para at least medyo real food, di ba? Ayan, daming ulam. Alam niyo yung kwento ng chopsticks versus kutsara tenedor? Sabi nila be, yung ibang relationship, sabi nila, yung relationship ng mga bading or LGBT in general, hindi naman kasi laging kutsara tenedor. Sometimes you can work good together with chopsticks. May mala. Naalala ko lang. Parang ang daming tukso dito sa lugar na to. Andito yung mga pagkain. Andito yung mga stores. Shopping. Ayan, and in fairness, abuti lang nakakain na ako. Kasi lalo ako mag-creep pag nakakita ako ng pagkain pa. Tax included na, oh. Pinipigilan lang sarili. Let me think about it, okay? Wow. Masarap-sarap kumain naman dito sa area na to. Daming kain ng view. Oh, bakit ganun? Parang lahat ng pagkain dito masarap. Oh my God. No. Sabi ko na nga, babe, dapat di na ako umalis. Char. Dahil kailangan, prasik ka naman itong mag-control. Hindi lahat na nakikita, kakainin. I mean, sabi nung, eto na, meron akong debate sa loob ng katawan ko. Sabi ng others, like, pagkain na nga lang yung gusto ko na pwede kong kainin eh. Kasi ibang gusto ko, hindi ko naman nakakain eh. Char. Eh, nandito na tayo ngayon, besa may Ikuta Road. Papunta sa Ikuta Shrine. Actually, ang pagkakaalam ko, hindi dito actually pwede pumasok pag hindi ka Japanese. Not sure. Or, basta tira na lang natin. May mga locals, may mga foreigner naman. Tira natin. Nakapasok naman ako. Baka sa loob mismo bawal pumasok, no? Pero ayun. So dahil sightseeing lang naman tayo today, be, mabilisan lang yung ating pag-tour sa mga location. So kanina, nagpicture-picture lang talaga ako. Ito yung very Filipino type of travel na sinasabi ng mga foreigner. Yung mga Pilipino daw, pupunta lang sa isang lugar, magpipicture, aalis. Alam mo yung hindi na finifeel yung ambience talaga ng lugar. Pero ganun talaga, limited yung time. So tamang picture lang dyan, lipad na tayo ngayon. Punta naman tayo sa may Port Tower ng Kobe. So, dito tayo sa kanilang Chinatown. O, di ba kahit saan talaga meron Chinatown? Oo. Pero, iniisip ko kung papasok tayo or hindi. So, silipin natin, tapos balik tayo dito mamayang gabi para pag maliwanag na iba na yung, alam mo na ang Chinatown, pagdating ng gabi, lumalabas ang kakaibang spirit. So, tara, silipin natin muna ngayon. Medyo maaga pa naman. At malapit lang. In fairness dito, be, yun ang maganda dito dahil magkakalapit lang yung mga locations. Hinahanap ko yung paborito kong kaping Georgia na malamig. Wala. Ito hata, cold ba ito? Ito na nga lang, bibiling ko. Two, three, four, five, 100. Oh, ay, mainit. Gusto ko malamig eh. Wala na. Hindi ko pwede ipalitan ito. Anyway, may mga mabibili dito ang Japanese and Chinese kasi nga nasa Chinatown tayo. Meron, siyempre, sa Kobe tayo. So, dito talaga yung famous na Kobe beef. And, ba't ba siya famous, Kuya Francis? Kasi pagkakaalam ko, meron silang sort of strict way na pag-aalaga
doon sa mga baka na yon, buti pa sila inalagaan, no? Tapos, yung meat nila is sobrang lambot as what I've experienced before. So tara, ikutin muna tayo. Tira natin yung mga presyo, ha? Biti naman naman kasi, oh. Kobe teppanyaki, 1,300. Kobe barbecue, 1,000. Asan ang hostesya nun, be? Isang steak, be, ganun kamahal. Ayan, meron silang mga Shaolong Bao. May mga Shaolong Bao sila na tag-500. Yung mga ibon dito medyo marahas, ha? Umaatake sila. Wow, the pagkain, be. Wow. Ang sarap. Parang nakapahinayang na kumain na ako. Busog na ako actually, pero pag nakakita ako pagkain, nakapanglaway. Meron sila may parang puso, oh. Sa Cebu, alam niyo ba yun, yung puso? Grabe, puro pagkain. Hindi ko alam kung matatakam ako or aalis na ako, eh. Siyempre, B, tukso na naman ito. Sabi nga, di ba, oh, tukso, layuan mo ako. Pero parang feeling ko ako dapat ang lumalayo. Nakikita niya, B, di ba, itong bangon pagkain. Nagulat ako. Tingnan niyo, B, puro kainan to, pero wala kayo nakikita naglalakad na kumakain. Kasi dito, B, bawal. Kung saan mo binili yung pagkain, doon mo rin sa tapat kakainin. Tsaka doon mo ibabalik yung basura. Wow, ang haba ng pila, oh. So, Ben, dito na tayo, Ben, sa may port. Wow. Ito yung ginagawa pa lang na Kobe Tower. Andito ba yung aking sundo? Ang Seven Seas Explorer. Oh my God, pangarap ko makasakay dyan. Grabe. Alam mo, sobrang mahal kasi niyan, Ben. Ang pagkakaalam ko, nasa mga 12 to 15... $1,000 in 15 days, 15 nights, ganyan. So, just imagine that, babe, 15 nights, parang $1,000 per night. Wow. Wow. Goals. Sana maging sobrang yaman ako at ma-afford ko yon. Ayan yung mga luxury cruises talaga na sobrang bongga, as in yung meron pang mga ice skating shows sa loob. Amazing, amazing. Be, Jack. Ako si Rose. Rose Buds. Do you wanna see my Rose Buds? So ayan, be, nag-enjoy ako dito sa sightseeing at nag-moment lang talaga ako dito. Ang tagal ko nagpahinga, nakaupo. And siguro it felt like a meditation. A meditation, be. Na I'm just so thankful for everything that I'm experiencing, for all the experience that I was able to, for everything that I was able to experience, for all the places that I've been to, all the foods that I have tried, all the people that I met, lahat, be, and all the people na hindi ko man nakikita tulad ninyo, hindi ko man kayo nakakasama. I'm touched. I appreciate it. Hindi ko alam paano ko siya sasabihin, pero I'm so grateful. Siguro, that's the thing. I'm just so grateful, happy, na once, pinapangarap ko lang naman talaga to, as in, itong mga bagay na ito. Like, maybe it's not the peak, or it's not the best like cinematic experience na gusto ko. Pero, be, I'm living the dream. Like, siguro, mga pangarap ko yung mga natutulog dito sa Seven Seas. Pero, be, ang prayer ko nun kasi dati, be, ito naalala ko, nakaupo ako sa seaside ng MOA, na ngayon wala ng seaside sa MOA, di ba? So, nakaupo ako sa ganyan. Kumakain ako ng ice cream. Sama ko yung mga classmate ko no high school. Ay, no college. Sabihin ko na sana dumating yung panahon na pagdating natin ng ganitong edad, eh, may mga pangarap kami. Yung iba, gusto nila magkaroon ng anak, magkaroon ng kotse. Yung iba, magtrabaho abroad. Ako nang ba, sinabi ko, ayoko. Ayoko actually na magtrabaho. Gusto ko na lang
pag-travel, yung ganun, yung parang every other day is a different country, a different city, yung ganun, yung parang very, very pelikula, diba? Akala ko hindi siya totoo, but naging totoo siya sa buhay ko, be. Yung parang, hindi ko alam how complicated life is, how magical, mysterious world is, and sabi nga nila, it's God's moves. Diba? Pag si Lord ang gumalaw, lahat mangyayari. So, nothing is impossible. Just do your job. Sabi nga nila, diba, na parang nasa iyo ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo, ganun. Ay, it's just so magical that I'm here. And I'm breathing the air of every city that I'm visiting. Pero ang arte ko pakinggan, parang hindi ako yon. But you get the point. Diba? So happy. Sobrang saya lang, be. Promise. Sobrang thankful ako. Ay, narinig niyo ba yung ano, yung may nagpo-float na matanda? Ang galing. And somehow, sana napapasaya ko kayo sa mga experience na nagagawa ko. Ganyan, i-share ko sa inyo yung napupuntahan ko. Sana meron kayo napapulot, either natutuwa kayo, or may natututunan kayo. And siguro, most of all, I'm a reminder na yung current situation mo is not your final destination. Once, umupo din ako sa sitwasyon ninyo na yung iba sa atin is namamroblema talaga, like sa school, sa baon, sa pangkain sa araw-araw, napagdaanan din namin yan, as in. Kaya, sobrang, sabi ko, dumanas ako ng hirap. Parang dumaan ako sa napakaraming paghihirap sa buhay before I got here. Like, I'm not on the top yet. Diba? Pero, still, malayo na yung, layo, sobra talaga, be. Layo na narating ko. Marami pa ako pupuntahan. The night is still young and so are we. And ngayon, pressure ako. Kasi, meron pa rin ako ditong 7,000 yen. Tapos dito, pagkakain ako, 4,200. So, sa pera natin, kulang ko lang 1,800. Ganyan yung presyo. Tapos, pamasahe ko, pabalik, 400 yen. Meron pang laman yung card ko. Tapos, iniisip ko, hello, ate, meron pa akong 7, wait lang, napagulangin saglit yung camera ko dito ha, na ano kasi ako eh, alam mo yung half-hearted ako na hindi ako magko-Kobe beef. So, ang tansya ko, meron ako ditong 7,000 yen, ang Kobe beef 4,000 yen. So, mga 1,800 to 2,000 pesos. Ganyan. Binabudget ko sa yung pera ko kung kasya pa hanggang bukas. Bukas, ang alis ko ay... So, hello! Ang gas, so, sabi natin 4,2 ito. Plus, pamasahe ko bukas, 1,2,5,4. Plus 400 pamasahe. Parang sagad naman kasha, no? Pag sinagad ko siya, kasha naman yung 7,000 ko. May pagkain ako today, may almusal ako bukas, meron pa akong
Kobe ngayon, di ba? Ano, no, no, pag na? Hindi pwede. Hindi na pwede mawala. Nabuwasan ng dos. Nabuwasan ng dos, yari na. So, feeling ko kaya naman. Di ba? Andito na ako eh. Ang tsaka ka naman, nag-Kobe ako tapos hindi ako nag-Kobe beef. Di ba, ayun yung highlight nito eh. Ba't ka na sa Kobe? Para sa Kobe beef. Dito yung source eh. Di ba? Ito yung source ng Kobe beef. So, I think, magtatanong ako doon kung meron, wala na si ate. Hindi ko lang kung babalik ba siya. So, I think, kumain na ako. I-push ko na to. Tingnan natin. Subukan ko na para hindi na kailangan subukan. Char. Subukan nyo na pag napunta kayo dito. Okay? Let's go! Kaya pa naman. Naniniwala ako. Sa forever. Char. Gano'ng kaunti yung 80 grams? I think I should try it. Okay? Tapos bahala na si Batman pag... Okay, I think I should try it. I don't know if I need a reservation, guys. Pero andito na ako sa may Kobe beef. Let's try... Or siguro kahit yung isang steak na lang para sure tayo. Sige, let's try. Ito na lang para safe. No? Kasi baka may problema ako sa pamasahe ko bukas eh. So ito na lang. Sige. Can I have Kobe teppanyaki? Okay. Teppanyaki? Ayan, teppanyaki. Can I have... Okay, I'll just have this one. Okay. Ito, mas budget-friendly. 1-3 lang. Okay. Tingnan natin. 700. Okay, wait. So... Lagay nyo na guys ng asin. Ang bango, grabe. Sobrang bango, babe. It smells like butter talaga siya. It tastes like butter. Bali ba yung pinakatansya ko na parang 4.2K is according yun sa website, sa Google Map, sa menu nila doon. So, meron yung 8-course meal, ganyan, pero kasama doon yung salad, yung dessert. So, parang, sabi kasi sa review, hindi raw sulit. So, parang, naging half-hearted ako. So, okay na to. Isa try natin. At least, babe, it doesn't take away the fact na Kobe beef pa rin naman to. Dito sa Kobe. Di ba? Sa cut to 10 gram to kanya. Kaya nga, zentay 60 ya kara. 6 cut to ぐらい. Ito kanya. Kaya... Ito, switch. Meron pa dito ang konting tutorial na ang gaganap, babe. Di ba? Tinuturuan siya. Paano daw yun? Ito na, Beth. Tikman na natin itong ating Kobe beef. Wow. Teppanyaki. Okay. Hmm.
malaway-laway ako dahil sobrang sarap niya. Habang niluluto siya, naamoy ko talaga yung butter niya. Ang sarap. Sobrang lambot, be. Yung parang medyo effortless ako sa paghuya. Ikati ng unting wasabi. Ang sarap. Sobrang sate lang ng flavor nung sauce. Nangibabaw yung lasa nung beef. May unting wasabi. Wasabi ba to? Ang dami ko nakuha. Wow. To be honest, hindi ko alam kung dahil mas mura to, kaya hindi siya ganun kaganda compared sa nakain ko dun sa Osaka. Doon ka mas nagme-melt. Ito medyo melt sa umpisa, tapos bilang, ayun na yun. Quick review, 1 to 10, mga 6 lang to. Wow. Ang standard nila, beha, hindi sa standard ng Pilipino. Okay? Sarap. Wow. Sarap, be. Sarap ng sauce din. Sobra. Tinatanda ko yung lasa niya para hindi ko siya makalimutan hanggang sa muli nating pagkikita, Kobe. Okay? Sarap, Japan. So ayan, dahil tapos tayo sa Kobe Beef Bay, tikman na natin ito yung kinatatakaman ko na Chinese food. Taray, try natin. Ito guys, so para siyang open na siopao. Sarap, di ba? What do you say? Kapunibaga. 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 Okay. Thank you. Arigato gozaimasu. So, ito na yung ating Kakuni Burger. So, tikman natin to guys. So hot. Wow. Parang kasi deconstructed na siopao. Tinapay niya parang siopao. Yung sauce niya, asado sauce. And yung laman niya, baboy. Ang kinaibahan talaga ng matindera dito compared sa ibang tindera sa ibang bansa. Dito pa nagtanong ka, okay lang. Hindi sila yung mga galit. Ano ba yan? Hindi ka tanong ka ng tanong, hindi ka naman bibili. Dito at least may pagtsikahan ka, carry lang. Wala na. Naubos na yung pork. Napalit lang ito. I think that sums up our tour here in Kobe. Ayoko nang gumastos ng malaki. Ayoko nang gumastos ng... Mas magandang problema yung marami ka pang gagastusin kasi naman problema kasi dahil wala ka nang gagastusin. So, nampusog naman ako. Pwede pa ako actually kumain. Pero siguro sa 7-Eleven nila para tipid. Sige na, bye-bye na, be. See you later. So, kung akala nyo, be, tapos na yung vlog. Akala ko din. So, narealize ko kasi dito sakayin ako ng tren. Sabi ko, wait, dahil may pera pa ako, pwede ko matikman dito itong yung ramen kanina na daanan ko. So bumalik ako dito sa may Sanomiya para matikman yung butaw. Butaw ba to? Oo, ito yung black ramen. Wow. Ooh. Order muna tayo dito, excited ako, dali. Where's the English option? Okay, Black Ramen Inc.
ければ小雨を入れてください。発見中です。天とお金をお取りください。ラーメンの中にんにくと辛いソース入れていいですか？ Sorry? Okay, can I put the garlic? Yeah. Okay, can I put the spicy sauce? Yeah. Okay, how far would you like your noodles? Hot, medium, soft? Medium. Medium, okay. Medium.Be, pinapanood nyo ako tapos sila pinapanood ko dito. So ito na guys, tara kumain na tayo dito. So yung ni-request ko be is medyo spicy. Oh my god, first time ko itong kakain dito. Isa to sa paborito ko sa Pilipinas, sa Ramenagi, kaso seasonal lang yun ay ilabas. Sarap. Legit guys, masarap. Sobrang sarap na sa baw niya, be. Grabe. Sobrang laki pa ng serving nila, be. Ang goal ko, sana maubos ko to. Wow. Wow, sarap. Ang laki pa ng serving nila dito, be. Grabe. Ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng sauce. Pareho lang yun. Basta ka nung noodles. At least meron akong standard pagbalik ng Pilipinas. Look at the pork, be, oh. Wow. Grabe, sabaw pa lang, be, ulam na. Sobrang nakakasatisfy yung sabaw niya. Grabe, be, sobra ako nag-enjoy sa araw na to. Ang sarap nung dinner natin. Na ramen, grabe. Sobrang sarap. As in, hindi ko ma-explain. Sobrang flavorful. Ang dami niyang laman na flavors. Parang mula doon sa pork, sa noodles. Tapos yung sarang, hindi ko alam kung bits of pork din ba yun. Yung squid sauce. Ang sarap. Promise. Wow. So, wala dito ba sa Kobe. Gusto mo yung San Romia. Magpapaalam na ako. Hanggang sa ating next vlog somewhere. This is me, Francis Candy, saying please, be, continue to support me. Follow me in my social media accounts at Francis Candy. And sa bawat pagkatapos, may isang panimulang naghihintay. So, naghihintay ako para sa panibagong simula, panibagong adventure soon. So, for now, sayonara, be. Good night. Bye-bye.